Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ella. 25 anyos. Isa akong mamamayan ng Laguna. Ikatlo po akong anak sa limang magkakapatid. Dahil sa hirap ng buhay, halos ingud-ngud ko na ang aking sarili sa kalsada para lang makahanap ng marangal na trabaho. Para may maipantustos kami sa mga gastusin ng aking pamilya. Dito sa amin, wala namang ibang pwedeng gawing trabaho maliban sa pagbibilad sa gitna ng sakahan at magbungkal ng lupa para may maani at maibenta sa merkado. Kung minsan, nag-aalaga kami ng mga manok, baboy at kambing para ibenta sa merkado. Lalo na kapag dumarating ang panahong nagmamahal ang presyo. At sa sobrang hirap ng buhay dito, ayun nga, pahirapan pa kung makapunta kami sa merkado. Medyo liblib na kasi itong amin. Nagkataong may kilala si Mama noon na nakapagtrabaho sa abroad. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Aling Chuna. Mabait si Aling Chuna at mapagbigay. Sa katunayan niyan, hindi siya nang hinayang nabigyan si Mama ng malaking halaga para magkaroon kami ng mapagkakakitaan. Gayunpaman, hindi ko masasabing libre iyon dahil kinakailangan sa aming tumira ang kanyang anak na si Ina, ang aking kinakapatid. Bali inaanak nito ni Mama, kaya hindi niya matanggihan si Aling Chuna. Hindi naman siya pabaya at pinadadalhan naman niya. Hindi naman siya pabaya at pinapadalhan naman niya ng allowance ang kanyang anak Buwan-Buwan. Dahil kinakailangan niyang ilayo ang kanyang anak sa asawa niya na ama nito. Kailan lang sila naghiwalay nang malaman niyang nalulong sa droga ang kanyang asawa. Kaya para sa ikabubuti ni Ina, ay wala siyang magagawa kundi ang ihiwalay ito. Ayos lang din naman sa amin ang aking mga kapatid kasi mabait naman si Ina at hindi pabaya sa trabaho. Sa katunayan nga niyan, itinuro ko siyang kaibigan dahil sa taglay niyang kagandahan ng loob at marunong pang mag-alala para sa amin. Hindi siya madamot dahil halos kalahati ng kanyang allowance ay ibinibili niya ng pagkain para sa amin kahit sinasaway ko siya. Bukod nga naman sa padalang allowance ni Aling Chuna sa kanya, ay pinapadalhan din naman kami ng pambili ng pagkain. Nahihiya na nga kami sa kanya. Nagmistula na siyang breadwinner ng aming pamilya. Pero ayon sa kanya, para saan pa kung nagpapakahirap siya sa abroad kung hindi man lang niya kami kayang suportahan. Mas mainam na daw ang ganito kesa sa magpakain siya ng lalaking adik at wala naman daw na itutulong sa kanya. Si Mama naman ay hiwalay din kay Papa, kaya walang naiinis at nagkukwenta kung saan niya ginagastos ang kanyang pera. Mabuti na lang din, pumayag si Mama na sa amin na lang tumira si Ina. Para makatulong sa gastusin ay nakaisip ako ng paraan para makatulong sa aking ina. Nag-online selling kami ni Ina. Kami din ang nagde-deliver ng mga ino-order ng bawat customer. Kaya kahit paano ay kumikita kami ng nagagamit namin sa mga projects. At iba pang gastusin sa eskwela. Hanggang sa hindi ko akalaing malaki ang kita namin sa mga ganoon. At kailangan lang ng matinding pagsisikap sa pagkuha ng magagandang anggulo sa litrato. At syempre pag-promote na din para pagdating ng araw ng bentahan, ay sigurado na ang pagtataas niyo ng presyo. Dahil sa pinasok kong trabaho, madalas akong mapadpad sa iilang lugar para ihatid ang mga order na damit at makapamili na din sa mga tindahang nagbebenta ng magagandang klaseng damit pero mura lang. Naniniwala kasi akong mas mabilis kaming aasinso sa ganitong taktika dahil marami na akong nakilalang mga suki na minsang
Niririto pa kami sa aming mga kakilala para mas maparami pang customer. Sa loob ng 3 buwan kong negosyong ito, ay hindi pa naman ako nagkaroon ng problema. Salamat sa Panginoon. Yung ibang kasabayan kong online sellers, nakakatanggap ng reklamo. Kung minsan kasi may ilan sa kanila ang nang-i-scam, at kung minsan sila ang nai-scam. Kagaya na lang ni Jenny na kagaya ko ay isa ding online seller. Papauwi na siya matapos ihatid ang isang order nang magulat na lang siya. Inabangan daw siya ng isang lalaki sa madilim na bahagi ng kalsada na may madadawag na kakahuyan tsaka tinutukan ng kutsilyo. Ikinaginbal niya ng inanonsyo nito na kailangan niyang palitan ang binili nito o babawiin ang bayad dahil hinatdan daw niya ito ng palpak na produkto. Walang nagawa si Jenny nun, kundi ang ibigay lahat para lang isalba ng mga ito ang buhay niya. Kinatatakutan ko tuloy ang maglakad ng mag-isa. Madalas kasama ko si Ina para siya maging tagabitbit ng mga inaayos naming mga orders. Dahan-dahan na naming nakakasanayan ang mga bagay na kailangan naming gawin para makapagbenta online. Mabuti na lang. Wala pa naman akong nakakasagupang scammer sa paligid. Hindi ko lang inaasahan na minsan may kakaibang pangyayari kaming naranasan na magpahanggang ngayon ay naghahatid pa din ng matinding kilabot sa aking buong pagkatao na hanggang ngayon hindi ko pa din natitiyak kung talagang totoo ba. Pero alam ko, hindi ako nananaginip lang nang minsang maligaw sa lugar na iyon. Bumiyahe kami ni Ina papunta sa lugar na pamilihan namin ng panibagong stocks. Seryoso akong nakikipagtawaran sa mga negosyanteng mamimili nang mapansin ko sa isang di kalayuan ng isang maliit na tindahan. Tila ba puno ng mga nakadisplay at magagarang damit. May nakatayong babae doon. Tila ba siya ang mananahi kaya naisip kong lapitan siya. Kasalukuyan niyang inaalok ang dala niyang magandang bestida. At nakakagulat lang na ibinibenta niya ito sa murang halaga. Nagandahan ako sa forma at klase ng tela. Kaya nagpa siya akong bilhin ang nasabing damit. Tinanong ko siya kung magkano. Lubos akong nagtaka nang marinig ko mismo sa mananahi kung gaano kamura ang kanyang bestida. Ayoko sanang maniwala pero sabi niya sa akin na kung gusto ko raw ay sumilip kami sa mga panindang nasa loob ng butik. Mga damit ng artista daw talaga ang nasa loob niyon na binibenta na nila sa murang halaga. Parang garage sale. Dahil nasasayangan ako sa kung iba ang makakabili ay agad ko itong binayaran sa mananahi na halata sa mukha ang saya. Tila nabunutan pa siya ng tinik ng mahawakan ang pera bilang kabayaran sa mga binili kong mga bestida. Tuwang-tuwa kami ni Ina. Nasisiguro kong magti-trending na naman ang produkto kong ito sa mga online buyers. Bago kami maghiwalay ng mananahi, kumaway pa siya sa akin hanggang sa mapagpa siya naming dalawa ni Ina na maglakad na papunta sa iskinita. Hawak niya sa magkabilang kamay ang pinamili naming mga damit na nagkakahalaga lang ng 1,000 piso. Ganoon kalaki dahil marami din ang damit na napili naming bilhin. Nang sa tingin ko ay hindi naman nahihirapan si Ina sa pagbitbit ng mga iyon, ay nagkasundo kami na magpunta sa iba pang tindahan na tinuro sa amin noong babae na may mga murang pangbenta at baka may marami pang mumurahing damit na pwede naming pagpilian. Napagtanto kong may kalayuan pa pala ang pinakadulong bahagi ng tindahan ng mga damit. Hindi biro ang makikipot na kalsadang nadaanan namin. Gayunpaman, natutuwa ako dahil hindi naman naging mareklamo si Ina. Sa katunayan niyan, siya pang nagsasabi sa akin ng mga bagay na makakapaglibang sa aming dalawa para huwag kaming mapagod kaagad.
Saglit kaming nagpahinga ng mapagod. Uminom ako ng tubig sa kasinulya pa ng aking kasama. Naaawa ako dahil alam kong hindi ito mareklamo. Parang mas lamang pa ang pagkamangha niya dahil sa nakikitang siksika ng mga tao. Habang nagpapahinga, nagtaka kaming dalawa. Para kasing mas doble ang dami ng taong nakikita namin sa unahan ng aming kinaroroonan. Nagkakagulo ang mga tao at tila ba nag-uunahan. Naisip ko, baka may tindahan ng pagkain kaya marami nang nag-aagawan. Ganoon talaga sa mga gulayan kapag may bagong deliver na preskong gulay mula sa probinsya. Paunahan kasi ang mga tendero at tendera sa pagbili. At nang maibenta naman nila ng tingian sa mas mataas na halaga. Muli na akong inaya ng aking kasamang si Ina na maglakad na kami at nang makauwi kaagad. Nagsisimula na din kasing pumintig ang sakit ng aking ulo dahil sa tindi ng init ng araw. Halo-halo pa ang amoy sa paligid kaya sa tuwing napapadaan kami sa bawat kanto ay napapatakip kami ng ilong. Magkasunod kaming naglakad hanggang sa mapadaan kami sa isang malawak na kainan. Nakikita ko ang bawat customers na abalang kumakain. Tumititig sila sa amin pero kapag nagantihan namin ang tingin, ay napapalihis naman ang kanilang mga mata. Biro ni Ina. Baka nagagandahan sila sa amin. Siguro hindi lang napigilan ng mga ito ang pagmasdan kami dahil sa dami ng aming pinamili. Natawa ako at sinabihan siyang mas mabuti pa ay kumain na muna kami. Nakita ko kung paano nagliwanag ang mga mata ni Ina. Dali-dali siyang naghanap ng pwestong samantalang ako naman ang nag-order ng pagkain. Mukhang masasarap ang kanilang tenda pero hindi ko maiwasang maging balisa dahil panay titig sa akin ang tagasandok ng pagkain. Hindi pa siya nakatiis na tinanong kung bagong salta daw ba kami ni Ina sa lugar nila. Kaya ang sabi ko na lang, namimili lang kami ng mga magagandang damit. Napalingon siya kay Ina na nasa likuran ko at binati ito. Maya-maya lang, sinabi sa akin ang babae na maghintay na lang sa aming upuan at isisilbin niya ang aming pagkain. Sisig at tusino ang binili namin sa konting sabaw. Ewan ko ba, masarap naman ang mga pagkain na pili kong bilhin pero hindi ko maiwasang magtaka kung bakit hindi ako natakam. Hinayaan kong kumain si Ina na mukhang kanina pa nagugutom. Sa bandang huli, siya pang kumain ng aking inorder na pagkain at tubig na lamang ang aking ininom sa isang peraso ng snowbar candy. Nang matapos siyang kumain, nagtaka ako nang magreklamo siyang masakit ang kanyang tiyan. Sinabi ko sa kanyang baka dahil masyadong marami ang kinain niya, kaya sumakit ang kanyang tiyan. Sabi pa ni Ina, parang hindi naman daw siya nabusog. Tumawa ako dahil nagawa pa niyang magbiro kahit namimilipit na siya sa sakit. Sa bandang huli, hinayaan ko siyang maglakad at ako na ang nagbitbit ng mga pinamili namin. Umuwi kami ng mas maaga sa inaasahan. Habang nag-ayos ng mga ipupos ko sa FV, ay nangihinang lumapit sa akin si Ina. Natatandaan ko pa ang sinabi niya sa akin. Ate, masakit ang ngipin ko. Kaya nag-aalala lang nagpabili naman ako sa bunso namin ng gamot para sa sakit ng ngipin. Kasi baka nasobrahan lang siya sa init ng lakad namin kanina. Sinamahan ko siyang magpahinga sa kwarto at tinawagan si Aling Chona. Ayon sa ginang, sakitin daw talaga ng ngipin si Ina, kaya wala akong dapat ipag-alala. Natutuwa nga daw siya dahil tinuturuan ko kung paano kumita ng pera sa Ina na makakatulong din sa kanya pagdating ng panahong nais na nitong umuwi ng Pinas. Natapos lang ang aming pag-uusap nang makita kong mahimbing na natulog si Ina. Kaya tinabihan ko na lamang siya sa paghiga. Nagising ako bandang alas 11 ng gabi. Nagpapaypay ako nang wala sa oras dahil nakaramdam ako ng matinding init.
Nang mapalingon ako sa aking tabi ay nagulat ako nang halos magbaha na ng pawis ang kinahigaan ni Ina. Napabalikwas ako ng bangon at binuhay ang ilaw. Gayon na lang ang labis kong pag-alala nang makita kong nagdidiliryo siya at mukhang mataas ang lagnat. Idagdag pang naglalaway siya ng tono kaya tinawag ko na si Mama para makahingi ako ng tulong. Habang wala pa si Mama, sinubukan ko siyang gisingin at gayon na lang ang aking pagkasindak nang nanlilisik na dumilat ang kanyang mga mata at marahas akong sinakal. Hindi kaagad ako nakakilos dahil sa takot, lalo na nang makita kong nagbago ang kanyang kulay ng kanyang mga mata. Sa ganoong tagpo kami naabutan ni Mama kaya nagkagulo na kami nang magsisigaw siya. At maging ang aming mga kapitbahay ay nakiawat na kay Ina. Nanghihinang napaupo ako sa sahiga at nag-aalalang pinagmasdan ng kanyang pagwawala. Tila siya nasasaktan na animo, nasusuka. Kaya may nakapagsabing ipatawag si Mang Cardeng na albularyo. Mabuti na lang mabilis pa sa alas 4 dumating ang matanda at tinawa si Ina. Namamagana ang aking mga mata sa kakaiyak dahil sa labis na pag-aalala ko sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang dahilan at nagkakaganyan siya. Pinagtulungan siyang hawakan ng mga kalalakihan pero nagulat kaming lahat nang tila asong umalulong siya at nagsisigaw. Tsaka pinagkakalmot kaming lahat. Sa dami ng kanyang nasugatan, wala nang sino man sa amin ang nais na lumapit sa kanya. Mabuti na lang naglabas ng puntot pagi si Mang Cardeng. Sinubukan niyang kastiguhin si Ina na bigla na lang sumigaw ng napakatinis. Habang tumatagal, kinakabahan ako sa boses na lumalabas sa kanyang bibig. Tila hindi na si Ina, kundi ang babaeng nagtitinda ng pagkain noon sa pinuntahan naming palengke. Galit na sinigawan ni Mang Cardeng ang kung anumang pumapalaob sa katauhan ni Ina. Tinanong niya ito kung bakit niya napagdisigitahan na pakialamanan ang dalaga. Ayon sa misteryong boses na lumalabas sa bibig ni Ina, nagustuhan daw niya ang taglay na kagandahan at kabaitan ni Ina. Pinangarap niyang hawaan ang dalaga para maging kagaya nila ito. Isang aswang na lumalantak ng tao. Inutusan ako ni Mang Cardeng nang magsaboy ng asin sa buong palibot ng kabahayan. Natatakot man lumabas ako at sinunod ang kanyang inuutos. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa magulat. Isang nilalang kasi ang nagpatindig sa aking balahibo nang mapatingala ako sa nadaan ang puno ng saging sa may bakod. Nakadipa at dilat ang mga mata. Kumaripas ako ng takbo dahil sa pagkagulantang. Nataranta si Mama nang marinig akong nagsisigaw. Kaya hinugot niya ang satuy na ay bagakay na sibat na daladala niya. Iwanasiwas niya ito sa mukha nang hindi niya nakikita ng malinaw na nilalang. Dahilan para mapaungol ito sa sakit. Imbis na sumugod muli ay nakita ni Mama kung paano biglang sumuot sa madilim na kakahuyan ang nilalang. Tila ba natakot na ang pagtulungan namin ito dahil ako man ay nakikisaboy na din sa kanya ng asin. Hindi ako nakontento at nagmamadali siyang sinundan. Walang anumang naglakad siya sa madilim na iskinita at tila ba hindi natatakot magpunta doon ng mag-isa. Nagkubli ako sa malaking puno habang ang nilalang naman ay tinungang medyo hawa na bahagi at doon tumayo. Nagulat ako nang tumingala siya sa langit at tinayaang masinagan ng liwanag ng buwan ang kanyang balat. Maya-maya lang, nagulat ako nang magkaroon ng pakpak ang nilalang at mahahabang pangil. Nabutas ang kanyang likuran at doon lumabas ang mabalahibong pakpak. Sumunod na tumubo ang kanyang mahabang kuko at nagkaroon siya ng matutulis na pangil. Sindak pa akong napasiksik sa pinagtataguan nang makita kong biglang nahati ang kanyang katawan sa dalawa. Halos hindi na ako humihinga nang umaangat ang kanyang pangitaas na bahagi sa hangin ng ikampay niya
ang kanyang mga bakbak. Ang kanyang bewang paibaba ay naiwan kasama ang kanyang kumukulong laman loob na nakakadiring tignan. Nang mawala siya sa aking paningin ay binuksan ko ang lalagyan ng asin at ibinuhos sa kalahating katawan ng aswa. Nagulat ako nang tila naluto ang mga lamang loob kasabay ng isang nakakarinding palahaw. Sindak akong napatingin sa itaas ng kakahuyan nang makita ang aswang na nanlilisik ang mga mata sa labis na galit. Pasulong niya akong dinalohong kaya mabilis akong umiwas at sinaboy ang natitirang laman ng lalagyan ng asin. Napasigaw ang nilalang sa tuwing tatangkain niyang lapitan ang kanyang katawan. Dahil sa asin kaya, sinamantala ko ang pagkakataon at sinabuyan pa siya ng mas marami sa kanyang mukha na dahilan ng kanyang pagkalapnos. Mabuti na lang dumating si Mama at ang mga tanon. Tsaka pinagtulungan na pagbabatuhin ang aswang. Mabuti na lang talaga at nagawa nila akong suntan dahil kung hindi ay namatay na ako sa kamay ng nakakahindik na nilalang. Pagdating ko sa bahay, naabutan kong nagkamalay na ang nanghihinang si Ina. Nagyakapan kami at ipiniliwanag sa akin ni Mang Cardeng na balak pala talagang kuhanin ng aswang si Ina, kaya sumama ang pakiramdam nito. Mula noon, hindi na kami basta-basta kumakain sa kahit nasa ang kainan. Naging maingat na kami lalo na at muntik nang mahawaan ang aking kaibigan. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. More power po sa inyong channel at God bless. At sa mga lahat ng nakikinig ngayon, God bless sa inyo. Muli po, ako po si Ella ng Laguna.